Mag-iimpake na nga ako ng bag ni Bibi na dadalhin namin sa hospital. So, ito na nga yung mga dadalhin ko. So, ito muna yung day 1 niyang outfit. Ilalagay ko lang siya sa isang ziplock yan. Yung kanyang baru-baruan, pajama, mittens, bonnet, and socks, at 2 diaper. Tapos, lalagay ko na rin yung 2 receiving blanket niya. Ayan, maglalagay pala ako ng extra receiving blanket at extra bonnet. Kasi, kapag lumabas sila for the first time, pinapalitan din yun ang pwede niya pagka ibibigay na siya sa'yo si Bibi. So, lalagay ko lang siya dito sa transparent na ziplock na nabili ko sa Shopee. Link on the bio lang if gusto niyo rin ito. Super sturdy siya and matibay and yun nga, reusable siya kaya gusto ko siya talaga. So, ito yung day 1 clothes niya. Tapos, ito naman yung going home outfit niya. Hindi ko na pinakita yung dito dahil same lang naman siya sa set ng day 1. So, naglala ako ng 3 pares ng going home outfit niya na iba-ibang klase kasi hindi ako decided kung ano yung gusto kong ipauwi sa kanya. Pero in the end, yung frog suit ay napasuot ko sa kanya na umuwi kami. Nagdala rin ako nitong pang cover niya na muslin swaddle para paglabas namin ng hospital is maho-cover up ko siya at hindi siya exposed sa hospital at sa ibang mga tao. So, yun, magdala rin tayo ng pang labas niyang socks at yung very cute niyang bonnet and socks and mittens. So, lagay ko lang siya dyan sa isang ziplock again and ayun, isang kuhanan lang siya and madali lang siya talaga. Matunto ni Hubby kapag kakukuha siya ng mga gamit. Talagyan ko rin ng 2 diaper. O, diba? Ang dali lang niya. So, I hope na karoon kayo ng idea paano mag-organize. Ito yung mga 3 niyang gagamitin. So, ang gagawin ko, maglalagay lang ako ng label. Ayan, susulatan ko lang ng day 1, day 2, day 3, at saka yung extras. Ayan, so meron pa rin akong ginawa na isang pouch for the extra clothes. May extra mittens, extra baru-baruan, and extra everything. So, ayun. Lagay lang natin sa loob ng ziplock yan para madali makita ni Hubby. And hindi ko na kailangan sulatan yung labas ng mga ziplock. So, ready na siya. At i-shoot na natin siya sa loob ng bag. By the way, CS nga pala ako, mommies, kaya nag-ready ako ng for 3 days worth of clothes. Nag-impake rin pala ako sa maliit na ziplock ng kanyang mga toiletries. Kasi, kapag papaluguan na si babies, mag-a-ask yung nurse sa inyo na ibigay yung toiletries. So, para isang abutan na lang, nandiyan na lahat. Ayan, pinakita ko naman. Tapos, naglagay lang din ako ng konting mga cotton balls, konting bulak. Ayan, tapos maliit lang na baby bath and lotion and baby oil para compact lang siya. Tapos, may alcohol na rin. Dala rin ako ng sobrang daming bulak. Ayan, kasi nga, maghuhugas tayo ng tae ni baby. Syempre, nagdala na rin ako nitong waterproof na diaper changing pad para hindi naman magdumi doon sa hospital bed. So, isushoot ko na lahat yan dyan. And dito ko lang siya lalagay sa labas para accessible siya every diaper change ni baby. So, ayun, kasha naman siya lahat. At ilalagay ko na nga itong wipes niya sa gilid lang. Again, para accessible siya anywhere na pwedeng mag-poop si baby at palitan siya. Nagdala ako ng isang balot ng diaper just in case na kulangin tayo. So, eto na lahat, guys, no, gagamitin ni baby sa hospital. And ayusin ko naman, mommy, si mga dadalhin ko sa hospital for my cesarean operation. Eto importante itong bed pad at saka yung maternity pad at saka yung aking binder. So, ito naman yung toiletries bag. Nagbaon lang ako ng wipes, Kynepro na feminine wash, saka tissue, toothbrush, toothpaste, at saka yung mga maliliit na sabon and conditioner. Tapos, yung shampoo ni daddy kaya saka shampoo ko. Nagbaon na rin ako dyan ng wipes at saka itong feminine wash. Syempre, hindi natin makalimutan yung face mask. Ayan. At saka itong aking mga essential oils at saka Vicks na pang single. And pantalin na rin sa buhok. Ito na may mga dadaling kong damit. Ito yung maternity kong pajama. Ayan. 2 set yan. Kasi maganda, walang zipper yan or walang buttons. So, pang maternity talaga siya. Okay siya sa tahe. Tapos, 2 pang breastfeeding friendly na top and itong aming towel line na share na kami ni daddy. At saka, syempre, aking maternity bra, breastfeeding pads at saka yung itong aking mga maternity panty na sobrang gamit na gamit at sobrang komportable talaga. For my going home outfit, nagbaon ako na itong maternity dress. Tapos, syempre, mga documents na kailangan. Ayan, birth certificate, marriage certificate at iba pang mga files ng pagbubuntis. Saka yung mga IDs and of course, wallet. Tapos, ito wipes. Tapos naglagay na ako ng tissue sa aking bag. Ayan, mga candies and earphones ko. Alcohol, syempre. At saka syempre mga pang-singhot. O, diba? Syempre sa aking handbag is nagdala rin ako ng charger ko. Tapos makeup kit na rin. Konting makeup kit na para fresh tayo before CS operation. Ayan, tsaka itong extra face mask in case na mapatid yung mga face mask ko. Cellphone, syempre, para makapture and camera. Huwag kalimutan ng ballpen at saka yung mga ultrasounds and mga admission slip ko. So, ready na rin bag ko na personal bag. At ito inimpakan ni Daddy Ken
yung mga lagayan namin ng damit. So, dyan na pagkakashine lahat. Magkasama na kami dyan. Tsaka nagdala rin ako ng heat pad. Very helpful kapag breastfeeding. And dito na namin nalagay yung aming family fast sa pinakamalaking bag and yung toiletries. Dalawang bag lang yung dala namin. Itong malaki tsaka yung personal kong bag at tsaka itong mga baon namin pagkain. So, yun, nagdala ako ng M2. Nilagay ko sa isang ziplock yung mga snacks namin, yung kape ni Daddy Ken, Skyflakes ko kanina, at saka yung mga choco ko para matulungan yung aking breastfeeding, at saka itong cheese whiz, at saka mga biscuit. So, nagdala na rin ako ng tinapay isang loaf para hindi ako magutom kasi breastfeeding time. Pinagkasya na namin sa isang eco bag na malaki. Ayan na yung mga snacks namin. Tapos yung M2 ko. And nagbaon nga rin pala kami ng mga plastic na cups and spoon and fork. Mga dishwashing soap tsaka mga pampers kung kailangan lang. See you sa hospital sa next video na lang. Bye!